Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin ang tungkol sa turbo ng sasakyan. Paano ba gumagana ang turbo? Ipapaliwanag ko sa inyo mga kapiston sa basic na paraan, pero mauunawaan nyo kung paano ba gumagana ang turbo. Bago ko ipaliwanag sa inyo mga kapiston kung paano ba gumagana ang turbo, alam mo ba na ang lakas ng makina ay dumedepende sa dami ng hangin na pumapasok dito? Halimbawa, ang sasakyan mo ay throttle body type. Kapag inapakan mo ng sagad ang accelerator, anong mangyayari sa makina? Tataas ang RPM, lalakas ang makina. Pero kapag tiningnan mo yan sa throttle body mga kapiston, nakabukas ng todo ang butterfly. Ibig sabihin, maraming pumapasok na hangin, kaya lumalakas ang makina. Ang apak ng accelerator ay depende sa bukas ng butterfly sa throttle body. Kapag sinagad mo ang apak ng accelerator, bubukas ng todo ang butterfly sa throttle body. Maraming hangin ang papasok, kaya lumalakas yung RPM, lumalakas ang makina, bumibilis ang sasakyan. Ang ginagawa ng turbo mga kapiston, dinadagdagan niya yung hangin sa loob ng makina, kaya nagkakaroon tayo ng turbo. Ang ibig ko sabihin mga kapiston, ang lakas ng makina ay dumedepende sa dami ng hangin na pumapasok dito. Pero ang konsumo ng gasolina ay tumataas din. So ipapaliwanag ko sa inyo mga kapiston kung paano gumagana ang turbo. So ito mga kapiston yung cycle ng turbo. Ipapaliwanag ko sa inyo mga kapiston kung paano gumagana ang turbo. Pero tulad ng sinabi ko kanina mga kapiston, ang pre-produce o ang ginagawa ng turbo ay dagdag hangin sa makina. Dahil ang lakas ng makina ay nakadepende sa dami ng hangin na pumapasok dito. Ito yung turbo mga kapiston. Sa loob ng turbo, merong turbine, wheel turbine ang tawag dito. Yung isang turbine naman mga kapiston, compressor turbine ang tawag dito. Magkakonekta yan mga kapiston, napapansin nyo may shaft. Kasi kapag umikot ang wheel turbine na ito, itong wheel turbine ay umikot, iikot din yung compressor turbine. Kasi nga meron silang shaft, konektado sila. Meron tayong air cooler. Sasabihin ko sa inyo kung anong purpose ng air cooler mamaya. Andito yung makina natin, yung engine. Ito yung piston, ito yung spark plug. Ngayon mga kapiston, ipapaliwanag ko na. Kapag kasi sinunog ng spark plug ang air fuel mixture, magiging burn gases yan. Alam nyo ba yung burn gases mga kapiston? Yun yung lumalabas na usok sa tambutso. Pupunta yung burn gases na yan ay pupunta yan sa tambutso. Pero bago yan pumunta ng tambutso, yung usok na yan, dadaan muna yan sa turbo. Dadaan yan papuntang turbo. Ngayon, ang mangyayari, meron ditong turbine. Dahil kasi mga kapiston, ang burn gases ay hangin. Napapansin nyo sa mga sasakyan, umuusok di ba hangin yan, burn gases. Ngayon, kapag dumaan dito yung hangin na yan, yung burn gases na yan, mapapaikot niya itong turbine wheel na ito. Itong turbine wheel na to, iikot ito. Dahil meron siyang konektado dito sa compressor wheel, dahil sa shaft, iikot din to, sabay siyang iikot. Ibig sabihin, kapag umikot itong turbine wheel, iikot din yung compressor turbine. Ngayon, itong air inlet na ito, konektado to sa air filter. Kapag umikot ito, mga kapiston, itong compressor turbine, makakapag-produce siya ng hangin. Hihigop yan ng hangin mula sa labas, mula sa air filter. Tapos, ibabato niya sa taas kasi meron niyang blade. Aakit yung hangin papuntang air cooler. Eh master, ano bang trabaho ng air cooler? Pinapalamig niya yung hangin mga kapiston na ginawa ng turbine na ito, ng compressor turbine. Bakit kailangan pa ng air cooler mga kapiston? Kasi meron tayong tinatawag na gas law. Kapag kasi nagdadagdag ka ng hangin sa makina, tumataas ang temperature ng hangin na yon. Yun ay masama sa makina. Magkakaroon ng knocking noise o yung katok sa loob ng makina kapag nagdadagdag ka ng hangin tapos mainit yung hangin. Sa madaling salita mga kapiston,
ang mainit na hangin ay nakakasama sa loob ng makina. Kaya kailangan natin ng air cooler. Palalamigin natin yung mainit na hangin na yan. Ang air cooler, mga kapiston, para itong style ng radiator. Meron itong cooling pins. So kapag napalamig na yung hangin na yan, mga kapiston, magdadagdag yan ng hangin papuntang combustion chamber. Iba pa yung pumapasok, mga kapiston, na hangin na binabasa ng map sensor. Bukod pa yung hangin na yan. Kaya ang mangyayari, mga kapiston, lalakas yung makina. Bibilis ang sasakyan. Mapuwersa ang makina mo. Kasi meron ka ng hangin, yung binabasa ng map sensor, meron ka pang hangin na galing sa turbo. So, ang nangyari, lumakas yung makina. So, ulitin ko, mga kapiston, ito yung cycle, mga kapiston, kung paano nagkakaroon ng turbo. Dito kayo papaliwanag kung paano ba gumagana ang turbo. Pero tulad nung sinabi ko kanina, mga kapiston, ang pinoproduce o ang ginagawa ng turbo ay hangin. Dagdag hangin sa loob ng makina. Dahil ang lakas ng makina, mga kapiston, ay dumedepende sa dami ng hangin na pumapasok dito. Ito yung turbo mismo. Ito yung turbo assembly. Ito yung air cooler. Itong air cooler, mga kapiston, para itong radiator. Pinapalamig dito ang hangin. May mga cooling pins ito. Sasabihin ko mamaya, mga kapiston, kung bakit pinapalamig yung hangin dito. Andito naman yung makina. Ito yung piston, ito yung spark plug. Yung turbo, mga kapiston, meron niyang turbine. Ito yun. Meron niyang shaft. Konektado yung dalawang yan. Ito, turbine din ito, mga kapiston. Compressor turbine. Ito naman ay wheel turbine. Kapag umiikot ito, mga kapiston, itong wheel turbine, iikot din itong compressor turbine. Kasi nga, meron silang shaft. Magkakonekta sila. Pag umiikot itong isa, iikot din itong isa. So, konektado sila, mga kapiston. Ito namang labas na ito, papunta na ito ng sa tambutso, sa exhaust, sa muffler. Ngayon, mga kapiston, magsimula tayo dito sa makina. Kapag ang air-fuel mixture ay sinunog ng spark plug, magiging burn gases ito. Pupunta yun sa exhaust. Yung burn gases na yun, mga kapiston, yun yung lumalabas sa tambutso. Yun yung usok sa tambutso. Pupunta yun sa muffler, lalabas yun sa tambutso. Pero bago yun lumabas sa tambutso, dadaan muna yan sa turbo, mga kapiston. Ngayon, mga kapiston, kapag dinaanan yan ang turbo, meron diyang wheel turbine. Kapag dinaanan yan ang hangin, yung burn gases na yun, iikot ito, mga kapiston, itong turbine na ito. Kasi yung usok sa tambutso, mga kapiston, ay burn gases yun, hangin yun. Parang ang style nito, mga kapiston, ay gumawa ka ng papel na may hélice na hinihipan mo tapos umikot. Parang ganun ang style nito, mga kapiston. Ngayon, dahil umikot ito dahil sa pressure ng burn gases. Ngayon, dahil sabi ko kanina, konektado itong dalawa, iikot din itong compressor turbine. Ngayon, kapag umikot ito, mga kapiston, itong compressor turbine, makakapag-produce ito ng hangin. Kukuha yan ng hangin, hihigop yan. Itong air inlet na ito, mga kapiston, papunta ito ng air filter. Kapag umiikot ito, itong turbine ito, kasi nga sabay silang umiikot. Ulitin ko, napaikot siya, mga kapiston, dahil ng burn gases, ng hangin, dahil sa pressure. Kapag umiikot yan, iikot din itong compressor turbine. Anong mangyayari? Hihigop siya sa labas ng hangin. Dahil meron itong hélice, mga kapiston, pupunta sa taas yung hangin. Pupunta. Ngayon, yung hangin na yun, mga kapiston, ay mainit. Kaya papasok yun sa air cooler. Eh, ang tanong, master, ito ang tanong, bakit kailangan pa ng air cooler? Pwede namang dumiretso na sa makina. Kasi, mga kapiston, meron tayong tinatawag na gas law. Kung merong ohms law, meron ding gas law. Kapag nagdadagdag ka kasi ng hangin, tumataas ang temperature niyan. Yan ay, kapag tumaas ang temperature niyan, mga kapiston, yung hangin na yan, nakakasama yan sa makina. Diyan nagkakaroon ng knocking sound kapag nagdadagdag ka ng hangin tapos umiinit ang hangin. Dahil nga meron tayong tinatawag na gas law. Ang sabi sa gas law, ulitin ko, mga kapiston, kapag nagdagdag ka ng hangin,
tataas din ang temperature ng hangin na yun. Kapag tumaas ang temperature ng hangin na yun, masama yun sa makina. Magkakaroon ng knocking noise ang makina kapag mainit na hangin ang pinapasok mo dyan. Kaya kailangan natin ng air cooler. Ngayon, yung hangin na pinreduce nitong compressor turbine, aakyat dito, palalamigin nyo ng air cooler. Itong air cooler ay para tong radiator. Meron tong pins. Meron tong cooling pins, kaya napapalamig niya yung hangin. Ngayon, papasok yung hangin sa makina. Doon dumadagdag yung hangin. Kaya lumalakas yung makina, nagkakaroon tayo ng turbo. So yun lang mga kapiston, at sana may natutunan ka sa topic natin tungkol sa turbo. At kung may natutunan ka, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.